wala akong pakialam kahit masasanti kayo. Kanina, namimili kami. Ngayon, nawala sa paningin namin si Ate Roda. Eh, ano, lagi kami magkasama kami eh. Kasi si Ate Roda, nandun at, ewan ko, nasa pushcart ata siya. Ano niya, yung bantay niya yung mga pinamili. Ngayon, akala namin magkasama sila ni Kuya Enzo. Tapos ngayon, si Kuya Enzo nakita namin. Tapos sinunda namin dun sa dulo. Sinunda namin sa dulo ng ano. Kung sino na naman kapunta sa mga, sa unit of DASPA. Tapos, pagpunta namin dun sa dulo, sabi namin, ay, sabi ko, magsi-CR si Kuya Daddy. Kasi akala ko, kasama niya si Ate Roda, akala namin kasama si Ate Roda. So, bumalik kami. Tapos may nakita kami. Na sa isang section, may tinitignan kasi kami ni Mariano G. May ano, alam niyo yung mga pang-bake, guys, yung mga whisk, yung mga pang ano, electric whisk, yung mga ganon, yung mga pang-bake ng ano, may nagpapicture sa atin ng fans. Tapos nagpapicture yung fans, sabi niya, oy, sabi niya nakakatuwa naman, kasi hanggang ngayon, sabi niya, magkasama pa rin kayo, mag-asawa sila. Tapos paglabas ng asawa niyang babae, nagtataka. Sabi niya, ay, bigla siyang ano, sabi niya, ay, ayan yung ano, yung vlogger. Tapos ngayon, nagpa-picture sila mag-asawa. Katabi ko yung asawa na babae, katabi niya yung Mayano yung asawa na. So, bali, in short, kami yung nasa gitna. Hindi, nasa gilid tayo. Hindi, nasa gitna tayo. Ako nasa gilid ako. Ay, nasa gilid ka ba? Ay, nasa gitna, basta ako, nandun ako sa gitna, katabi ko yung ano niya. Katabi ko yung girl niyang, ano, yung wife niya. Tapos, ngayon, may mga crew din na ilang lumapit. So, may babae, tapos may lalaki. Then, yung sa kabilang side is, ano na, puro, ano na, puro lalaki na. Ngayon, yung ibang salesman na nagtatrabaho sa Unitop. Hindi sila salesman. Ano sila? Nagyano sila dun sa... Parang nagbubuhat sila. Mga pintuhan. Parang pinto, nagbubuhat. Yung mga nagbebenta ng pinto. Yun nga, dun. Salesman din. Nagbebenta sila ng ano, ng pinto. Basta dun sila sa may dulo. Sa may dulong section. Ngayon, yung ibang salesman, gustong lumapit kay Mariano G, gusto magpapicture. Kasi for sure si Mariano G ang kilala. Kasi kilalang-kilala nga si ano. Ngayon, may sumama na ilang mga kaano niya, trabaho niya. Yung isa na? Mm-mm. Isa lang itong nagsalita na to. Pero, rinig na rinig ko yung sinabi niya. Yung bang, hindi man lang bumulong, hindi man lang na, parang, kasi, syempre, yung mga salesman, yung iba talaga, kahit nasa work, ganyan, nagpapa-picture talaga, ganyan. So, nagpapa-picture. So, yung ibang mga kasama niya, I feel sad para sa mga kasama niya. Kasi gusto magpa-picture. And narinig ko sabi, sayang, wala akong cellphone na ano. Wala akong cellphone na dala. Tapos, di ba may nagpa-picture din doon that time, daddy? Iba? Ibang salesman ba? Meron ba? Wala. Ay, wala pala. So, wala. Tapos, after namin magpa-picture dun sa mag-asawa, bago pa kami matapos mag-picture taking sa kanila, sabi nung isang kasama nila na ano, na salesman, ano na, sabi niya, tara na, balik na sa trabaho. Sabi niya na ganun sa mga kasama niya na gusto magpa-picture, na gusto lumapit. Sabi niya dun sa mga kasama niya, abayan niyo na yan, tao rin yan. Bumalik na kasi trabaho niya. Diba? Hindi mo man lang inantay muna kaming makalayo. O hindi mo man lang binigyan ng chance yung mga kasama mo. Diba? So parang, oy, sabi ko may ganito palang ano, may bastos pala talagang tao na walang respeto. Na ano, at tanda ko yung mukha mo kuya, sabi ko pa nga kanina kaya, ano, gusto kitang balikan eh. Gusto kitang ano yun eh, kaso nga lang sabi niya, ano, wag na tayong pumunta. Nakakabastos talaga daddy yung pagkakasabi niya, no, narinig mo? Tinanong ko pa kaya, no, sabi ko, dad, sabi ko, narinig mo yung ano, narinig mo yung sinabi? Sabi ko sa kanya, may sinabi ba kaming hindi ba kami tao? Baka ikaw ang hindi tao, kasi wala kang ano eh, wala kang respeto eh. Sabi ko, mayanin ko na gano'n, sabi ko, iba magsalita yun. Sabi ko, bastos magsalita. Tapos ngayon, kwento kay ano, Kuya Enzo. Narinig siguro kami ni Kuya Enzo. Ano, nagkukantuan. Narinig kami ni Kuya Enzo nagkukantuan. So, narinig namin yun. Sabi ko, ba't ganito magano to? Ba't ganito magsalita ako?
pwede niya namang sabihin sa mga kasama niya na, o tara na guys, balik na tayo sa work. In a nice way. Kasi baka ano, baka kasi pagalitan tayo. Ba't ka mga tao rin yan? Hindi ko masaya sa buhay mo. Loko ka, no? Hindi ka masaya sa buhay mo. Diyan yan sa may Unitop Dasma. Malapit sa may section ng mga ano, ng mga bato. Malapit sa CR. PCR. At puro kalalakihan ng ano. Puro kalalakihan ng... Hindi po sila ako sila na. Sila worker sila doon. Oo. Worker sila doon. Salesman sila. Hindi sila ano, hindi sila customer. So, ayun, ang pinaka-offensive na ano, na pagpapabalik sa trabaho na narito. Pwede pa lang magsalita ng gano'n, no? Nang hindi maayos, nang nakakabastos sa wina. Para na, balik ka sa trabaho nyo. Ganyan. Hindi mo na inantay na makalayo yung ano, diba? So, syempre, sa mga nagpapapicture, parang nakakahiya, parang kami yung nahiya eh. Syempre, kapag ikaw nagtatrabaho ka sa isang company, hindi lang sarili mo dala-dala mo, yung buong kumpanya mo. So, bago kung gumawa ng hakbang mo, mag-isip ka. Kasi, nagtatrabaho ka eh. Empleyado ka. So, bawat gagawin mo is nagre-reflect sa company mo. Ay, ganyan pala yung kampa, ano, ganyan pala yung ano, ganyan pala yung, for example, nangyari sa inyo to, ay, ganyan pala yung company nila. Hindi ba sila tinuturuan ng ano, ng good manners and right conduct? Isa pa, hindi naman kami nagpunta doon para mag-picture taking. Nagpunta din kami doon. Customer din kami doon, no? Para bumili. Namili kami ng mga plato, namili kami ng baso, namili kami ng ano, ng electric pan, dahil nasira electric pan namin, eh. Sira ang electric pa namin guys, kaya pumunta kami ng ano, ng Unitop Dasma. So, customer kami, hindi kami nagpunta doon para mag-photoshoot. Diba? Kaya nagtaka kami, no, daddy mo, may ano, may ganun palang klaseng ano, may ganun palang klaseng kung sa harap namin dumaan yung sampo lang ka talaga yun guys eh. Eh sabi ko, hoy, hindi ka marunong mag-ano. Di mo ba alam na customer is always right? Hindi naman sa'yo. Hindi naman ganon. Joke lang. Hindi naman ganon. Pinapatawa lang ito. Masyado akong seryoso. Hindi, ako na silang sabi na. Pero narinig talaga namin. Akala ko, ako lang nakarinig. Ngayon, kaya ako siya tinanong. Sabi ko, narinig mo ba? Sabi ko, oo, narinig ko. Sabi ko. Walang respeto, sabi niya. Sabi ko, walang respeto. Ano sabi ko, hindi sila masarap ko lang nila. Sabi niya, hindi siguro masarap ulam niya kanina nga na paghalian. Diba? So, ganun lang. May mga may-encounter talaga kayo na ano. Marami na lang na-encounter. Naiintindihan. Ano na yun eh. Ang mga parang nasa kanila na yun. Mm-mm. Pero ako hindi ko gagawin yun. Kahit sa kung ako yung nagtatrabaho. Tapos customer yung ano. Halimbawa, ano, yung kaibigan na tagahanga siya ng ano, customer. Tapos sasabihin yung gano'n. Siguro. O gano'n. Kaibigan ko. Yun ano, papayuan ko siya. Kasi siyempre ano, hindi mo ano yung kumbaga parang bad kasi niya parang hindi siya tinuro ng nanay niya ng bata siya. Parang hindi siya tinuro ng good manners. Asal. Magandang tamang asal. Oh, good manners and right conduct, no? Diba? Yun kasi yung maiisip mo eh. Yun ang... ano, yun talagang magkara-reflect. Kasi hindi namin babalik yun, guys. Hindi namin babalik yun. Sa section na yun. Pangit talaga magsalit. Ang pangit talaga ng pagkakadeliver. Hindi ko alam kung pabulong o sinabi o pasigaw talaga. Hindi ko alam kung pabulong o sinigaw talaga para marinig. No, dad, no. Hindi pasigaw talaga.
Parang may pagkasigaw na konti. Parang nananad siya. In short, ganun yung, eto sabi ko, eto kukwento ko to sa live natin. Yun, ganun. So, ikaw, for example, ikaw, wait lang. Shoutout ko parang vlogger, Jingil Villanueva. Shoutout po Maldi at Maldi Nation parang vlogger. Shoutout po. Thank you so much po. So ikaw, for example, nakasalubong ka ng isang importanteng tao dito sa bansa natin. For example, nakakasalubong ka ng ng senator, ng vice president, or president. Pag nakakita mo may nagpapapicture o gusto mong papicture ng sasabihin mo. Thank you.